Magdamag na po ang pagbabantay ng rescue team ng Cagayan de Oro matapos ang nangyaring flash flood nitong weekend. At mula sa Cagayan de Oro, saksi si Marisol Abduraman. Abala sa paggawa ng pagpapatungo ng kanilang karton na may mga lamang damit ang 60-anyo sa Simonmel Gagua ng aming datnan kanina. Tulad kasi ng karamihan na nasa evacuation center na sinalanta ni Sendong Disyembre noong nakaraang taon, sa lupa lang na may sapi na karton o banig sila natutulog. Naalala ko lang, Mer. Naiiyak nga po siya. Hindi nga akong kasalitan. Nakita naman ninyo kung ano kaya rin ano namin. Wala bang bil? Ano gagawa ng kasi? Wala pera. Wala po kayong hanap po siya? Wala. Paano yung pang araw-araw? Ganda na lang kung mayroon mga bigay sa amin. Kung wala? Wala. Dahil sa bangungot na iniwan ni Sendong, marami sa kanilang hirap na raw makatulog tuwing may pag-uulan. Makuyaw-kuyaw yun kay... Ina lamang si Mang Manuel at Aling Dileta sa mga biktima ng bagyong Sendong na bagaman 7 buwan na ang nakalilipas ay hirap pa rin bumangon sa kinasadlakan. Hirap na sa kalagayan, heto't kakabakaba pa ngayong nakakaranas na naman sila ng malakas na pag-uulan. Nitong Sabado lang kasi, muli na naman silang binaha sa evacuation center mismo. Kinailangan silang iligas sa mas mataas na lugar. Ang rescue team ng Cagayan de Oro magdamagan ang pagbabantay. Lalo pat binahana naman ang lungsod nito lang Sabado. Tao pag umulan lang ng konti, na ano na, namumblema na. So we are here to let them assured na nandito kami. Maraming sasakyan ang tumiri. Ang mga stranded na residente at estudyante ni rescue gamit ang dump truck. Paghupa ng baha kahapon, kita ang pinsalang idinulot nito. Umaasa ang mga taga rito na magtutuloy-tuloy ang pagbuti ng panahon. Mula rito sa Cagayan de Oro City, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.